napulot yan? Doon. Doon po. Alam mo ba ang ibig sabihin ng no limit ang here bata? Hindi po. Ano po bang ibig sabihin ng no limit tangere, Lola? Halika dito, Apo. Ikukwento ko sa iyo. No limit tangere, Apo, ay isang wikang Kastila na ang ibig sabihin ay touch me na sa Ingles. At huwag mo akong salingin sa Tagalog. Ito ay kathang isip na isinulat ni Dr. Jose Rizal noong 1887 sa Madrid, Espanya. Pwede po bang ikwento mo sa akin kung ano ang isinulat ni Dr. Rosenson dito? May isang pagtitipon sa bahay ni Kapitan Tiago. Magandang araw, Kapitan Tiago. Aba, nandito ka na pala. Halika at ipapakilala kita sa loob. Magandang araw, Gino. Magandang araw din sa iyo, Ibarra. Sa aking pagkakaalaw na si Padre Damaso ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkamali yata ako. Hindi ka nagkamali. Sapagkat kilala ko ang iyong ama. Ngunit hindi ko siya naging matalik na kaibigan. Ano ba ang iyong natutunan sa pag-alis at pagpunta sa Europa, Ibarra? Napag-aralan ko ang kasanayan nila sa kalayaan, ang kasaysayan ng kanilang bayan. Sana hindi ka nalang nagsayang ng salapi, kung yun lang din naman ang napag-aralan mo. Ako'y aalis na at marami pa akong sikasuyo. Ngunit paparating na si Maria Clara. Tignan mo! Ganyan daw masta ang binatang galing sa Europa. Mapagmagaling at mapagmataas na. Habang naglalakad si Crisostomo, kanyang pinagmasdan ang bayan. Mag-ingat ka sa iyong gagawin, Ibarra. Tinyente, maaari mo bang ilahad lahat ng nangyari sa aking ama? Barga! Hindi mo ba alam? Halika't isasalaysay ko ang nangyari sa iyong ama. Ang iyong ama, ilalahad ko sa iyo. Hindi mo ba alam na ang iyong ama ay namatay sa bilangguan? Tara, napapunta ako sa kartel at isasalaysay ko dito sa iyo. Mayroong kolektor noon na napagtipan siya ng dalawang bata. Ngunit nainis siya sa dalawang bata at hinampas niya ng tungkod niya at minaltrato niya ang dalawang bata. Ngunit dumating si Don Rafael, ang iyong ama, at pinatigil niya ang ginagawa ng kolektor. Natulak niya at tumama ang ulo sa bato na ito ang sanhi ng kanyang ikinamatay. Agad na kinasuhan si Don Rafael dahil siya ang nakapatay sa kolektor at nakulong ito sa bilangguan. At agad kinasuhan si Don Rafael dahil siya ang nakapatay sa kolektor at ikinulong siya sa bilangguan. Baka nagkakamali po kayo. Hindi po mamamatay tao ang aking ama. Kinabukasan, habang nag-uusap sina Kapitan Tiago, Maria Clara at Tia Isabel, may kumatok sa pintuan. Sino ba yun? Pakibukasan. Ito, Isabel. Oh, kayo po pala, Ibarra. Nandyan po ba si Maria Clara, Tita Isabel? Andito po sa taas. Teka muna, tatawagin ko muna siya. Maupo ka po muna. Maupo muna po kayo, Ibarra. Salamat, Ginoo. Maria? Maria! Maria! Yeah. Nandiyan na po si Ibarra. Paghihintay mo po po siya. Hindi na po, Tia.
sa iyong paglalakbay, hindi mo ba ako pinagpalit? Bakit kita ipagpapalit? Aking matalik na kasintahan. Ito pa nga yung dawang ibigay sa amin. Ito pa din yung sulat na binigay mo sa akin noon.